So ngayon guys, may lakad po tayo, no? Kasama ko si Angelo Baldos. Alright! Yes. Baldos at Arel. Yo, mga kasangkay. Peace out! Ito ang problema namin ngayon. Kasi nga, itong camera namin, nag-vlog kami. Kaya nga lang ang problema, low bat. So hindi namin alam kung matutuloy yung vlog na to hanggang dun sa pupuntahan natin ngayon. So kung hindi man matutuloy, eh bahala na kayo mag-imagine kung ano yung lugar na yun. Eto nga pala ang lumalaki namin pamilya, ang 1G Family. No. Ang bilis ng araw ngayon, parang ang bilis mo rin tatanda eh. Hindi ko namamalayan. 18 na pala ako. Oh, yung bewang 48. Sobra talagang bilis ng araw ngayon, ewan ko ba? Parang ano, ginagawa na lang ng panahon ngayon yung araw, ano? Parang oras na lang kung titingin. Oras na lang yung araw, tama ba? Kasi before, dami nating nagagawa sa isang araw. Tama ngayon, nag-aabol kami ng oras. Kasi late na kami. Kasi yung usapan namin, sa lakad namin ngayon, alas 5. Eh, nagising kaming alas 5. Ngayon, nag-prepare pa, syempre, ang bilis. Tama, alas 6 na. So, ang oras ngayon is 6:12 AM. Late na naman tayo. Ito yung panahon siguro guys na bawat araw, bawat oras, kailangan mong maging productive. Kasi once na hindi mo magawa yung mga bagay-bagay sa isang araw, lilipas yung isang linggo na nagmukha ka lang tanga. Bakit? Wala kang nagawa eh. Puro ka cellphone, puro ka laro. Napag-iwanan ka na yung mga tropa mo, may mga trabaho na, yung mga tropa mo may mga obligasyon na iba. Yung mga tropa mo na ano na, napopromote na. Tapos ikaw nasa bahay ka lang. Yan, yan, tas magsasana all ka dyan. bawat oras talaga, importante ngayon. Actually, hindi lang oras, bawat segundo. Kasi pumapatak ngayon ng oras na sobrang ano, bilis. Napakabilis din natin talaga tatanda sa ano na to eh. Sinabi rin yan sa Biblia, di ba? Darating talaga yung panahon na mas papabilisin ng Diyos ang panahon o oras sa uling araw kasi... Dahil ang mga tao ay magiging mapagtungayaw, maibigin sa sarili. Yun! Mataba! Ay, sorry. Iba na yun, mukhang wala sa Biblian po sa... Hindi ko narinig yun ha. Sobrang bilis ng araw. Hindi mo na mamalayan, hindi ka na pala makakapag-asawa kasi puro ka ano eh. Yan. Puro ka sign. Yan. Dosarin. Puro ka sign. Ay. Pag hindi pumatak. Ay, pambili. Yung ulan. Sa isang babaeng makikita ko sa kalinto, hindi ako mag-aasawa. Umabot na lang ng 3 dekada. Pambira. Walang nangyaring ganun. Parang sumasakot na unti-unti ah. Brother Arel, mukhang kailangan mo ng kumilos. Hindi, ano ko eh. Hindi naman ulan yung sinyali sa akin eh. Apoy. Hot kasi ang sorry. Warning ng joke. Kailangan pahalagahan natin yung bawat oras natin. Every day is what, Angelo Baldos? Every day is... Hanggang nga. Wait lang, ano lang ito eh? 0.4 gig lang ito eh. Hanggang naglalag ko. Bawat oras na dumadaan sa atin mga sangkay, no? Lagi natin pahalagahan yan. Importante sa atin yan. Huwag natin sasayangin. Kung may oras tayo na sumaya, gawin lang natin mga sangkay. Mag-enjoy lang tayo sa buhay natin ngayon mga sangkay dahil hindi natin alam malapit na dumating si Lord. Kaya... Uy! Nag-Bible study pa. Hira, parang sa'yo pag-aaling tuwing linggo nagra-rides ka. Parang kami ba yung auto-play sa'yo? Ang lagay na ito, kami pumasama. Tama yung magsaya. Tama yung magsaya. Tama yung magsaya. Pero, habang nagsasaya ka, kailangan naglilingkod ka rin kay Lord. Kasi hindi makukumpleto yung saya kung wala ang Panginoon. So
So, what's up mga sangkay? Andito kami ngayon sa Batangas. Sander, Sander, say hi! Hi! Welcome to White Cove Resort! Sam! Sam! Happy tour! Hi! Andito tayo ngayon sa White Cove. Tama ba? Yeah. White Cove Resort dito sa Batangas. Ganda dito guys, oh. Woo! Parang ang sarap magtampisaw na eh, no? Tingnan nyo naman, no? Ang ganda! Hindi yan! Yung nasa likod. Napakaganda rito, Tre. White Sand Beach. White perfect sand? For family outing. Laia White Cove. Laia White Cove sa Batangas. Marami talagang resort dito sa Batangas eh. Pero totoo kaya itong ano? Itong ano nila? May White Beach pala dito? Hindi nga lang siya ganung kapinoy, no? Pero maganda siya, rin, maganda. Hindi lang siya ganung kapinoy, pero... Mas yung dagat dito compared dun. Oo. As you can see, sobrang ganda talaga. Ang dami pong taong naliligo, nag-swimming. Ang naiisip ko lang dito mga sangkay, yung kagaya ko sa Manila Bay. Di ba nga, inaayos po yung Manila Bay, pinapalinis po. So, one day, magiging ganito na rin po yung Manila Bay. Imagine niyo guys, ang dating basurahan ng Manila Bay ay possible na maging ganito. Diba? Kahit man-made na ano lang yun, man-made na white sand, diba? Dolomite Beach ang tawag doon. Pero, ang kinagandahan doon kasi inayos po ng mabuti. Malaki na yung pagbabago at someday, no, magiging kagaya na po nito yung Manila Bay. Wala lang, nabanggit ko lang mga sangkay kasi, alam niyo naman, ako bilang vlogger, doon po ako nag-start eh. No, doon ako nag-start maging isang vlogger. So, what's up mga kasangkay, no? So, ngayon pong araw, nandito po kami sa Laia. Ano to? Laia. 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 Sa Cabayan Resort. Ayan, Laia Cabayan Resort, Batangas, mga kasangkay. Vlog takeover muna. Vlog takeover muna kami kay Sangkay. Sangkay, dahil, kami munang bahala. O, kasi balita namin na isa daw sa amin yung pamamanahan ng YouTube channel ni Sangkay. Kaya, nagpa-practice na kami mag-vlog ng mga kasangkay. So, para sa akin, na napakaganda ng lugar na to. Wala akong masasabi, kundi sobrang ganda. Yeah, napakaganda, no? White sand sa murang halaga. Mga sangkay, nakikita nyo ba yan? Yeah, yan? Hindi sa akin yan. Kay Lord yan. Yan! Actually, wala namang sa'yo talaga, lo. Pagpaalam mo muna. Sakit, ha? Wala pa naman, Wala pa ba, wala pa ba. Pero pag nagkaroon, ano yung mga ideal na girl mo, lo? Sa... Wala naman yung... Mamahalin ako. Ay, mamahalin ka. Gusto mo pala ng mamahalin ka eh. Jijiwain mo mama mo. Napakarami na itong mga amusement. Meron silang, anong tawag dyan lo? Sa parang trumpo na yan lo? Banana boat. Banana boat ba yan? Comment down below mga sangkay kung anong tawag dyan. Oo, yan. Kasi banana boat pa lang yung nasasakyan namin eh. Ang sabi nila mga kasangkay, libre lang daw sumakay dyan. Kaso sa buhangin ka, hatakin na. Kaya nag-iisip din kami kung papayag kami sa offer nila eh. May nag-hena tattoo naman dito mga kasangkay ito. Kaso hindi naman tayo pwede dyan sa mga patatoo-tattoo na yan. Kasi bawal pa yan sa minor de edad. Mga minor de edad pa kasi kami. Ito ano pa lang to, 16 years old pero 48 yung bewang. Ito naman, 48 yung edad, 16 yung baywa. Inverted pala tayo. Namimiss ko na iba nating tropa. Oh, eh, balita ko kasi yung iba nating... May tropa na daw. Mga kawanji natin, may tropa ng iba. Yung iba naman, ayaw lang talaga sumama. Oo nga eh. Ganun talaga. Ay, may mga tao talagang dumating lang sa buhay natin para panandali ang kaibigan.
Kaibigan kasi yun. Kaibigan yan. Hindi. Ay, shoutout kay Dilima. Nakalaya na raw ah. Shoutout? Oo, sabi nakalaya na raw eh. Binabati kita, Dilima. Nakalaya ka na. Sana magbago ka na. Huwag mo nang i-insist yung mga dapat mong i-insist. Manahimik ka na dyan. Kung kaya mong magsimba linggo-linggo, magsimba ka. Yan. So, hapon na dito at magagabi na mga sangkay. So, it's time to go home. Ayun, maraming salamat po sa inyong panonood, guys. God bless everyone. Bye-bye.